Gusto mo bang matutunan ang computation or load scheduling computation ng isang multiple dwelling units? Lahat ito ay based sa Philippine Electrical Code, Part 1, 2017 edition. Dito sa example natin, meron tayong 10 dwelling units or 10 apartments or 10 na paupahan. At lahat ng floor area nito ay merong sukat na 100 meter square floor area. Meron din itong typical household appliances at 8 kilowatt electric range. Lastly, 1.5 horsepower air conditioning unit. Pero hindi mo alam kung anong breaker ang gagamitin mo. Rating ng breaker. Hindi mo rin alam kung anong size ng wire ang gagamitin mo sa circuit at sa per dwelling unit. Basahin muna natin itong table 2.20.2.3. Sinasabi dito na ang dwelling unit meron dapat 24 volt ampere per meter square. So kung ang circuit number 1 natin ay general lighting o yung mga sa ilaw, meron tayong 100 meter square floor area, i-multiply natin sa 24 is equals to 2,400 volt ampere. So, ang 2,400 volt ampere divided 230 volts is 10.3 amperes. Gamit tayo ng 15 amperes overcurrent protective device, 2 mm squared conductor or yung ating wire. Based sa table 3.10.2.6b16. Bakit ginawa natin 15 amperes? E 10 amperes lang naman yung total computation load. Dahil ang 80% ng 15 amperes ay 12 amperes. So, pasok ang 10 amperes sa ating computation para sa general lighting. Dito naman tayo sa circuit number 2, small appliances. Basahin natin ang article 2.20.3.13a. Sasabi dito na small appliances circuit load in each dwelling unit dapat daw ay mayroong 1,500 volt ampere for each two wire. So, basahin naman din natin ang article 2.10.1.11c1. Sabi dito na small appliances branch circuit ay required by other parts of the section 2 or more 20 ampere small appliances branch circuit provide. So, sinasabi dito na dapat gumamit tayo ng dalawang 20 amperes. So, ang 1,500 volt amperes times 2 is equals to 3,000 volt ampere. Gamit tayo ng dalawang overcurrent protective device but 3.5 mm squared conductor. Para naman sa circuit number 3, laundry circuit. Sa laundry circuit, dapat hindi natin i-touch dito yet kabit ang mga ilaw. For laundry circuit lang talaga siya. Sabi sa article na to na a load not less than 1,500 volt ampere. So, based naman dito sa article 2.10.1.11c2 na laundry branch circuit, addition of number branch circuit required additional 120 amperes. So, kung 1,500 volt ampere ang ating sa laundry, gagamit tayo ng 20 amperes overcurrent protective device para sa laundry circuit na mayroong 3.5 mm squared conductors o yung wire. Ngayon, ipag-adlan natin yung 2,400 volt ampere para sa general lighting. 3,000 dahil dalawa ang gagamitin natin breaker para sa small appliances. 1,500 volt ampere for laundry circuit. Ipag-add natin sila. Total nila lahat ay 6,900 volt ampere. Hindi pa natin i-include ang electric range at air conditioning. I-apply natin ang demand factor para dito sa ating tatlong circuit based dito sa 2.20.3.3 na dwelling unit. First 3,000 or less at remainder over 1,000. 120,000
So, sa table na yun, makikita nyo na first 3,000 volt ampere at 100% demand factor is equal to 3,000 volt ampere. So, ang 3,000 volt ampere, ma-minus natin sa 6,100 volt ampere na kapit natin kanina is 3,100. At ang remainder niya is 35%. So, ang 3,100 times 0.35 is equal to 1,365. Ngayon, i-add natin ngayon ng 3,000 volt ampere is equal to 4,365 volt ampere. So, para naman sa electric range natin, circuit number 4, basahin natin ang article 2.20.3.116. Based dito na ang isang electric range ay mayroong 80% demand factor based dun sa table na binasa natin. Masabi din dito na ang electric range ay dapat 100% ang kanyang rating. So, kung 8,000 volt ampere times 0.8 demand factor is equals to 6,400 volt ampere. 8,000 volt ampere divide 230 volts is 34.7 amperes. Gagamit tayo ng 40 ampere overcurrent protected device na 8 mm squared conductor based sa table 3.10.2.6b 16. Next sa circuit number 5 para sa air condition unit natin. Basahin natin ang article 4.30.1.14.2 na ang 1.5 horsepower ay mayroong 10 full load current. So kung 10 full load current natin times natin sa 230 volts is 2,300 volt ampere at 100% demand factor. So, gagamit tayo ng 20 ampere overcurrent protective device 3.5 mm squared conductor. So, ngayon ipag-add na natin ang 4,365 para sa general load natin kanina na pinag-add natin plus 6,400 volt ampere para sa electric range, 2,300 volt ampere para naman sa ating air conditioning unit. Ngayon, isasama natin ang electric range at air conditioning unit sa computation natin kanina sa general load. Is equals to 13,065 volt ampere. So, hanapin natin ang service entrance conductor or yung wire na gagamitin natin mula sa service entrance. Kuhain muna natin ang total full load current. Kung 13,056 volt ampere plus natin sa 25% ng pinakamalaking motor, yung aircon 2,300 volt ampere equals to 59.3 amperes. Kasi sabi dito na dapat ang capacity ng conductor not less than 125% pinakamalaking motor. So gamit tayo ng 14 mm squared conductor based dito sa table 3.10.2.6b 16 na 14 mm para sa 65 amperes. 75 degree tayo magbe-base dahil include ang motor. So, based dito sa 2.41.6, yan ang kanyang mga standard circuit breaker. Diyan tayo magbe-base. Dahil gagamit tayo 60 amperes overcurrent protective device. Ngayon naman, alamin naman natin, based dito sa 2.50.613, yung equipment grounding conductor. Para naman sa ating grounding electric conductor, dito naman sa table na ito. 30 mm squared, so 8 mm squared conductor. Ngayon kukuhain naman natin yung computation ng overall dito sa multifamily dwelling unit. Basahin natin yung table 2.20.4.5. So, kung ang 2,400 volt ampere para sa general lighting, imumultiply mo sa 10 dahil 10 dwelling units, is equals to 24,000 volt ampere. Ang 3,000 volt ampere, multiply mo sa 10 units o 10 dwelling units, is equals to 30,000 volt ampere. 15,000 volt ampere times 10 units is equals to 15,000 volt ampere. 8,000 volt ampere times sa 10 units is equals to 80,000 volt ampere. Ngayon, ipag-a-add lang natin sa lahat. Ang total overall is 172,000
3000 volt ampere. Ngayon kukuhain naman natin ang total load computation. Kung 172,000 volt ampere ang computation natin sa 10 dwelling units, i-apply natin ang demand factor. Based din sa table 2.20.4.5 na ang 10 dwelling units ay mayroong 42% demand factor. So, gagawin natin is 172,000 volt ampere times 0.43 is equals to 73,960 volt ampere. So, para makuha natin ang main service entrance conductor, 74,960 volt ampere, i-divide natin sa 230 volts is equals to 321.5 ampere. So, gagamit tayo ng 200 mm squared conductor. 50 mm squared grounding electrode conductor at equipment conductor. Para naman sa main service overcurrent protected device, gagamit tayo ng 350 amperes overcurrent protected device para sa overall computation.